morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sigurado na ba ang pagtakbo sa pagkasenador ng ating panauhin ngayong umaga? O sa huli kaya, meron siyang ibang balak pa? Let us welcome to the program Valenzuela City's First District Representative, Congressman Sherwin Gatchalian. Good morning po. Morning, Daniel. Welcome, welcome sir. Thank you. Salamat morning. Po. Have a seat, please. Thank you. Sir, let's get it straight. Pareho pa tayong nakapula. Oo, mukhang teterno tayo ngayon. Ano ba kayo talaga sa pupuntahan? NPC o mag-uuna ba kayo? NPC talaga ako. Since 2001. Since 2001, when I joined the public service, nasa NPC na ako. Yes. Hindi tayo umalis doon. At sinabi ko sa sarili ko, hanggat nasa public service ako, I will stay with NPC. Ah, so wala nang puwang yung dati eh, kasi madalas kayo nakikita daw nun kasama nga ni VP Binay. Hindi ako sumama sa una talaga. Inibitahan tayo, but okay. Sabi ko, hindi ako pwede umalis ng NPC because NPC has been a very stable and principled party. Kaya, komportable ako dito sa partido natin. So, yung slot na inalok sa inyo na yun, wala na po yun? Hindi pa kami nag-uusap. Ano? So, I really don't know kung ano yung status right now. Mm-hmm. But marami hong pag-uusap na nangyayari as we speak. No? Yes, NPC with other parties, NPC with UNA. Uh-huh. So, tingin ko in the next few weeks, meron na sigurong mas detalyadong at konkretong desisyon. Ano bang dating sa inyo noong pagpunta ni Senator Grace po at ni Senator Cheese Escudero sa NPC? Hindi naman siya lang ang pumupunta, no? Si Secretary Rojas also. That's correct. Nakipag-meet sa NPC. I heard other aspirants will also meet NPC. So it's good rin na mayroong ganitong pag-uusap dahil nalalaman natin yung prinsipyo, nalalaman natin yung advokasya, kung pareho ba yan sa paninindigan ng partido at ng aspirante. Pero kung ang pagbabatayan ho, yung mga, gaya ng mga nagiging pananaw at nakikita ninyo na malakas sa survey si Grace po, at most likely, parang sinasabi nyo nga, gusto siya ng tao. Kayo ba ay, kung kayo mismo personal na tatanungin, mas papabor kayo na kuhanin ng NPC? Maraming mga opinion lumilipad eh, no? Yes, galing so sa iba't ibang membro. Mm-hmm. But officially, I know for a fact that NPC, wala pa tayong stance. Wala pang desisyon. No? Yun na nga, we're in the process na pinakikinggan natin lahat ang aspirante. Mga aspirante, pinakikinggan rin ni NPC. So, importante na maganda yung samahan eh. No? Kasi coalition to eh. Exactly. And napakahalaga na yung ito, prinsipyo, advokasya, at yung direksyon na gustong tahakin ng ating mga aspirante. How well do you know si Senator Grace po and Senator Cheese? Si Senator Cheese, matagal na kaming magkasama dahil pagpasok pa lang noong 2001, siya ay isa sa aming mga tanyag na party members. Mm-hmm. Matagal na siya sa NPC, no? I think he's one of the earlier members rin. Mm-hmm. At very vocal siya in the party. Si Senator Grace, dahil yung aming, meron siyang advocacy on hunger. And Valenzuela has a big program on hunger. Doon ko siya nakilala. But other than that, ang relationship namin is very casual naman. So how do you do that? Magbobotohan ba kayo dyan? Kung sino ang papabor sa kung kanino? Typically, ang process is nagkakaroon ng consultation. Okay. Consultation throughout the itong period na ito. Mm-hmm. And then later on, pag-uusapan ng executive committee. And then kung wala naman pong sasalungat, then we will have a decision. Mm-hmm. In the past few elections, ganun po yung naging mga proses. So nasa na po kayong stage ngayon? Ngayon, maganda nga nangyari ngayon. Ano? Because nagkakaroon ng get to know na stage. No? Mm-hmm. And it's very maganda rin dahil, for example, ito, naririnig ko sa maraming NPC members. Eh, hindi naman namin kilala si Senator Grace. Hindi namin kilala si Secretary Mar. Hindi namin kilala si VP Binay. So, maganda ngayon na open, no, yung grupo at iimbita po yung members, makilala itong mga aspirante, nakakapagtanong sila. Mm-hmm. They can ask them kung ano yung mga direksyon at pangarap nila sa bansa. Mm-hmm. At doon siguro, after all of that, then makakapag-decision po yung grupo. So with that, alam ninyo na lumalapit na si Senator Grace at si Senator Cheese to run as tandem?
Hindi klaro eh, no? Hindi klaro. I think... So, anong nilalapit nila? Kasi kung hindi klaro, well, anong nilalapit nila? Well, definitely, meron silang balak, ano? But I think they also want to know from the party kung ano yung saloobin ng mga members, no? Mm-hmm. I think part of their decision-making process is kung ano po yung saloobin ng magiging coalition nila. So if they nila. Would decide to run kasi, or not, ganun ba? I'm sure hindi lang naman nila kausap NPC. Ibang grupo kinakausapin nila. Hindi lang siguro mas open, but I'm sure they're ganito naman ng normal political process, no? When you build a coalition, talagang nag-uusap lahat eh. No? Mm-hmm. Of course, pagka nag-usap na ganun, lumapit, sinasabi yung intensyon, di ba? At ang intensyon na sasabihin, gusto ko kasing tumakbo ng presidente. Actually, in this case, walang nasabing intensyon. Ano? Uh-huh. So, it's really... Hindi ba malabo yung usapan pagka ganun? Hindi naman. Anong gusto mo? Parang, for you to be able to recognize what opportunity to take, you should know what you want. Wala naman, non-committal naman po yung meeting eh. Hindi naman yung pagdating doon, we will commit right away. It's non-committal eh. They're not committing, we're not committing. I'm sure other parties are also the same. So, it's really more of a get-to-know stage right now with other coalition. Mm-hmm. In fact, NPC is also talking to other coalition. So, get-to-know rin eh. Okay. So, everyone's just getting to know one another. Parang exploring on something. Yes, but yes. Of course, when you explore on something, you're heading to something as well. If you look at the other parties, Daniel, sila rin, hindi rin nila masyadong sigurado yung mga party members nila kung ano yung tatahakin eh. Oh, ano bang gustong gawin? Kung ano rin gusto. So, the other parties is also as fluid as NPC. No? So, ito yung mga bagay na pinag-uusapan ngayon at tinitignan kung paano mag-fit no, itong mga grupo. Okay. Let's get it straight. Kung ikaw tatanungin, anong punto de vista mo? Pag halimbawa, ako yung magtatanong sa'yo sa NPC, sino ba gusto mong maging kasama natin na magpe-presidente? Binay? Senator po? O Mar Rojas? O si Mayor Duterte? O Mayor Duterte? Or sino gusto nyo? Alam mo, Daniel, pag kinausap ko yung iba't ibang members, iba-iba yung kanilang sinasabi. Iba, undecided. Actually, maraming undecided. No? Maraming hindi nila nalaman pa kung sino yung susuportahan nila. Napakinggan, ito madalas ko nga naririnig sa members na, hindi ko namang kilala si ganun eh. Hindi ko namang kilala si ganun eh. So it's very hard for them to decide. Ayaw rin naman ng leadership na diktahan, ito yung atin. No? But if you were to ask, kung ikaw yung tinanong, sino gusto mo sa kanila? Ako, tingin ko maganda yung nangyayari ngayon, no? Na nagkakaroon kami ng ganitong get to know. Personally, I don't know most of them in a very detailed, hindi ko masyadong ganong katitalyado kilaling iba. But with the small information that you have and yung, kumbaga, ngayon pagkakaalam mo, nababasa mo, nakikita mo, nadidinig mo, sino gusto mo? Hindi pa tapos yung proseso, Daniel. So, tapusin muna natin. May mga ibang kandidato pa kami na I think we will meet in the next few weeks. Ano? Okay, sino na lang crush mo? Kasi alam mo, di ba pagkama ganyan, parang iba naman yung love mo kaysa sa crush mo o yung infatuated ka. Tingin ko, sabi ko yan pag nakilala ko na lahat. Pero syempre, merong fate, merong initial attraction eh, di ba? Parang pag tinignan mo, alam mo, meron kang apat na babaeng nakita, more or less, alam mo kung sino yung nakakatawag ng pansin mo eh. Iba, syempre, minsan, ako madalas ako magbasa ng tabloids eh. Pag nakita mo yung isang, let's say, artista, iba yung nababasa mo, iba yung nami-meet mo talaga, nakakausap mo. Pero na-meet mo na ba sila lahat? Hindi pa. So, sino pa lang na-meet mo? Alam ko, ang mga nakausap namin, of course, si Senator Grace, no? Okay. Si VP Binay, of course. Mm-hmm. No? Secretary Mar, I haven't met. No? Kasi nung nag-meet, biglaan yun sa konting grupo lang. Of course, si Mayor Digong ay we also... scheduled to meet him, no? Sabi ng leadership. Pero sa mga na-meet mo, may nakabighani na ba siya? Mahirap ngayon kasi hindi pantay lahat eh. Dapat equal opportunity so we can say yan. Oo, sige. Ang tuldo ka natin ngayon, ikaw. Tatakbo ka na ngayon talaga, desidido ka na mag-senador? Yes. Okay. Desidido na tayo. At under, of course, ng NPC. NPC, yes. Under tayo ng NPC. So, klaro na yung... Bakit ba naisip mo ngayon to go ng higher position? Daniel, matagal na rin tayo sa public service. No? 15 years na ako na sa public service. 9 years as mayor, 6 years as congressman.
At marami na ako natutunan. Marami na rin akong experience, no? Lalong-lalo na sa local government. Kaya tingin ko we have the capability and the know-how naman to contribute on a nationwide scale. Pero ngayon ba nakikita mo na okay na yung ano mo, makinarya mo at maabot mo na? Anong nakikita mo? Well, in terms of makinarya, I think I'm very proud na kasama tayo sa NPC. In fact, yesterday may mga provincial public servants na nag-oath-taking sa atin. So lumalaki tayo, tumitibay. So in terms of machinery, I think NPC has been very solid. No? We've been the second biggest party since 1998. No? And hindi nalalaga si membro, lumalaki. Kaya naman tayo nagiging second biggest party dahil yung mga yung biggest party, normally yun, kung sino'y nakaupo, yun yung nagiging partido. Yes. Eh, no? I think in terms of handa, personally and politically, tingin ko handa naman tayo. Of course, sa mga ganyan, nagkakaroon din kayo ng sariling pagpapasurvey. Ano? Kumusta yung ano mo sa survey? Well, honestly, Daniel, medyo malayo pa tayo sa survey. But malayo pa rin naman yung panahon. No? People really decide pagpalapit na ng palapit. No? I think ang kailangan lang naman eh, may lahad natin at may pakita natin yung ating karanasan, yung ating nagawa. And ako, I am proud to say, no, as in my 15 years of being a public servant in Valenzuela, marami naman nagsasabi na kahit papano, eh, nabago natin mga pamamalakad doon at napabuti natin yung pamamalakad sa local government of Valenzuela. Pero hindi mo pa rin natanggal ang baha. Actually, pinag-uusapan namin yung malaking improvement na. I would say siguro nag-improve na kami almost 70%, no? In fact, we monitor yung sentiments ng tao sa baha. Yes. And yung mga there are two types of baha kasi, no? One is man-made, one is natural. Yung man-made, yun ang aming challenge ngayon dahil habang lumalaki yung city, nawawala yung natural retaining pond. Yun yung naging problema namin. Ngayon yung natural, for example, yung sa mga ilog natin, may mga malalaking tayong project ngayon, no? In cooperation with DPWH, na nakatulong naman, no? Maibsan yung baha. But I have to admit, hindi completely nawala. Paano po pinakamalaking hindrance doon? Dahil for the longest time, alam ko naman, gumagawa kayo ng paraan dyan. Yes, no? Pero talagang it seems na parang it's a Herculean task on your part, no? Na parang napakahirap i-resolve. Ano bang pinaka-major problem niya? Actually, yun na nga. No? Yung sa man-made, it's also caused by man. No? For example, basura. Parati namin, pag naglilinis kami every summer, makikita namin yung basura talaga sa mga drainage system natin, sa mga ilog natin. Of course, ipag sinabi mong drainage, kabit-kabit yan eh. Quezon City, Caloocan. So, minsan nagkakahalo-halo na. So, isa talagang malaking cost yan ay basura. Pangalawa naman, yung mga in natural flow of water. For example, my Kawayan River na naka-border sa amin, silted na ngayon. And yung galing sa bundok, let's say sa upland, bumababa sa amin. So, dito naiipon yung silt. At pag tumataas yung tubig, pumapasok sa amin. So, ito yung mga bagay na dapat talagang bigyan ng malaking pondo na hindi kaya ng isang local government ayusin. Well, ilan kayong magkakamag-anak sa politika? Right now, yung brother ko is the mayor, and then we have a party list representative. So, isang party list, isang mayor, tapos ikaw. Yes. So, tatlo na kayo. Tatlo kami. For sure, hindi ka boboto sa anti-dynasty bill. Before you answer that, we'll pause for a break.